Pinagpalang araw sa inyo mga kapatid. Muli na naman tayong tinatanong, sino ka itong darating na dapat nating ipaghanda? Ngayon po ay kinararo si Jesus ang nagpapagaling ng may mga karamdaman. At tama-tama po sa ating banal na ebanghelyo, pinagaling ni Jesus ang dalawang bulag. Can just imagine ang sitwasyon ng mga bulag. Walang nakikita, hindi bahagi ng mundo, at talagang napakadilim ng mundo nila, at tanging ang kanyang kamay, pandinig, ang kanilang inaasahan. At napakadilim ng buhay ng mga bulag. Pero ano ang ginawa ng Panginoon sa kanila? Pinagaling. At sabi ng Panginoon, naniniwala ba kayo na kaya ko kayong pagalingin? Opo, naniniwala kami. Yun po ang unang pundasyon at kondisyon ng pagpapagaling. Na maniwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos, maniwala tayong kaya niya tayong pagalingin, ano man ang ating mga karamdaman. Sabi ng Panginoon, kung meron pananampalatayang kasindiin, nambutin ng bustasay, kaya mong sabihin sa puno, kaya na mabunot, at ito'y susunod. Kaya mong sabihin sa bundok na lumipat, at ito'y susunod. That's how powerful is faith in God. Napakarami ko na pong nakita ang mga taong gumaling dahil nanampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kaya faith is a necessary condition for us to receive the healing of the Lord. Pagkatapos, sabi ng Panginoon nga, naniniwala ba kayo? Opo, naniniwala kami. Anong kasunod na ginawa ng Panginoon? Hinipo niya ang mga mata. There is healing when we touch. The touch of the Lord is given to us on the Word of God. Tayo'y tinatamaan ng salita ng Diyos, napapaiyak tayo at nagbubumirang sa atin ang salita ng Diyos. And that is healing. Pinagagaling din tayo o tumatanggap tayo ng paghipo ng Panginoon sa banal na Eucharistia. We touch the body of the Lord. We touch the body that was bludgeoned to death by people. And by His wounds, we are healed. Marami pong mga pagkakataon na tayo ay hinihipo ng Panginoon kahit sa mga pangyayari sa ating buhay, kahit sa mga dilubyong ito, kahit po sa pandemyang ito, kahit po sa mga bagyo, baha, lindol, lahat po ng mga kalamidad, hinihipo tayo ng Panginoon. At ang mensahe po ay ang pagbabago. Pagkatapos ipuin ng Panginoon ay sinabi niya, mangyayari ang iyong mang hinihingi. There is the power of God. Hang on to the Word of God. Ang salita ng Diyos ay kapangyarihan na gaganap. We try to hang on to the words of Christ. Whatever you ask in prayer with faith, believe that you have received it and it shall be given unto you. Maniwala ka lang kapatid na mahal ka ng Diyos. Maniwala kang kaya kanyang pagalingin. Maniwala kang may pag-asa ka pa, kapatid. Ano man ang iyong mga problemang nararanasan. So pagkatapos po, ay nakita po natin ngayon ang iba't ibang uri ng pagpapagaling. Meron pong instant healing na naranasan ng dalawang bulag. At meron naman po din tinatawag ng gradual healing. Marami po sa atin ay nag-expect agad ng instant healing. Pero may mga pagkakataon, kailangan natin maghintay. Kailangan natin lumago muna ang ating buhay pananampalataya, ang ating pag-ibig sa Diyos. Kaya minsan di agad-agad binibigay yan eh. Binibigyan tayo ng tsansa na tayo maging karapat-dapat sa mga biyayang ipagkakaloob sa atin. Pagkatapos, umalis yung dalawang bulag at pinagsabihan na huwag sasabihin kanino man. Pero all the more they shouted because the fruit of healing is evangelization. Ang tunay pong bunga ng pagpapagaling ay ikaw ay maging ebanghelyo. Ikaw ay maging tanda ng pag-ibig at kadakilaan ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, ang bulag po ay pwedeng gumaling. Ang siste po, ang mga nagbubulag-bulagan, kailanman ay hindi gagaling yan sapagkat sila ay magaling na. Sana po bigyan tayo ng Panginoon, maaaring hindi nga tayo bulag physically, but we may be blind spiritually. Bigyan tayo ng mga matang nakakakita ng mga mahihirap, nakakakita ng mukha ni Jesus sa ating asawa, sa ating biyanan, sa mga pangyayari sa buhay natin, that we may see Jesus in our midst, that we may see Jesus in those people who are the poor, the last, and the least. Bigyan tayo ng isang mga mata, nakikita ang mukha ng Diyos sa ating kapwa. Amen.